Tapos kung ginising ko siya, guys, sabi niya, "Mommy, I feel I'm sick. I'm not feeling well." So pinuntahan ko siya. Yun na nga, mainit siya, guys. May lagnat siya. Nandito si Reye. Sinusuob ko siya. Bali, pangalawang gabi ko na siyang sinusuob ngayon. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else. Hello, loves. Kumusta kayo? Hello, guys. Ayan. It's so gloomy na naman today. Sabi nila ulan daw. Na naman. Sige lang, gloomy, guys. Pero the other night talaga, pumatak ang ulan. Pero kunti lang, oy, nagdumi lang sa sasakyan ni Daddy. Ayan, hindi ako nakadilig ng aking tanglad. Mamaya magdilig uli ako. Yung dalawang tanglad dito, guys, oh. Hindi siya nasunog, no? Hindi siya nasunog sa init. Kasi guys, sabi ko sa inyo, itong area na to, hindi to masyadong, nainitan. Pero hindi siya masyadong malago compared doon na nainitan ang mga, ang mga tanglad. So, anong tawag ito, guys? Okay siya lumabas kasi hindi siya walang araw. Yun nga lang, mainit pa rin yung malinsangan ba. Kaya ayun, tinitingnan ko kasi sa bintana. Sabi ko, bakit makulimblim? Totoo pala yung sinasabi nila na lumabas siya haring araw. Tapos maya-maya, mawala na naman. Totoo pala na parang ulan na naman daw. So, yun, guys, ang chika ko ngayong morning. Papaano na, guys? Papunta na ng lunch. Ayun, sumilip lang talaga ako sa labas. Papasok na ako, mga lalabs. Ay, again, mga lalabs. So, nandito na ako sa loob ng bahay. Ginising ko si Reye kasi magla-lunch na. Tulog pa rin siya. Tapos, nung ginising ko siya, guys, sabi niya, "Mommy, I feel I'm sick. I'm not feeling well." So, pinuntahan ko siya. Yun na nga, mainit siya, guys. May lagnat siya. So, hindi natin maiwasan kasi alam nyo naman, last past days, diba, may nagpositive sa amin yung kumpare namin. So, expected mo na yan, siguro, by talaga, na merong isa sa amin na mahawa. So, yung pala, dito pa namang nahawaan na wala pang vaccine kasi wala pa siyang 12 years old. Dito kasi sa Oman, guys, ayaw nilang mag-vaccine below 12 years old. So, sa October pa kasi siya mag-12, kaya wala pa siyang vaccine talaga. And okay naman din, may panlasa naman siya. I feel like, Yeah, 37 yung dian niya, guys, yung fever niya. Sinek ko na kanina. Coughing lang, ma-irritate yung kanyang throat. Kaya pa ito yung gamot niya, guys, Ay, meron din siyang ito yung gamot niya sa ubo, sa lagnat, ito yung sa nose, tapos nasa na yung isa, ito yung antihistamine niya, kasi para din sa kanyang baka ma-irritate yung guys, yung paghinga. So yan, ilagay ko lang yan lahat dyan. And then ito yung pagkain niya, mga lalabs. Nag-request kasi ng may sub ng noodles, ayan. Noodles at saka, it is on bio, I made it hot. Yung bread. And then, nagawa ko ng lemon with honey. Buti na lang, mga lalabs, may gana siyang kumain. Actually, nung kasagsagan ng nag-omicron dito sa Oman, nilagnat din siya. Kasi, nung nag-omicron, nag-lockdown uli ang school, sa Philippine school. So, after that, nung nag-lockdown, na kung kailan ba naman nasa bahay na lang kami, nilagnat din siya noon, pero one night lang. Actually, two nights ba yun? Pero gumaling din naman siya, sinuob ko. Ang maganda lang dito, guys, kasi pag sinusuob ko, pumapayag siya. Napapapayag ko naman. Mami, will do, again, steam, ha? Higup na sa bawang. Buti na lang, guys, may panlasa naman siya. Kaya hindi ako masyadong nag-alala. So, talaga, guys, ang tips ko lang talaga, because me and Daddy is a chronic patients. I have asthmatic. Daddy is a diabetic. Kalma lang talaga. Kalma lang talaga ang tips ko.
pag magpanik, kasi pag magpanik ako, bababa yung immune system ko. Ayun na, kasunod nun, something na, may something na ako. Kailangan lang kalma, huwag magpanik. As long na kumakain naman siya, kaya hindi ako masyadong nagpapanik. Tapos, katulad yun nung, ano, nung nakarang na nilagnat siya, yun, basta, kumakain lang siya, okay lang ako, inom ng gamot, then, suob mamaya. So, yun guys, ang yun mga loves, ang kaganapan sa umaga na ito. Actually, palance na talaga siya. Pero alam naman ito, pagka bagong gising, hindi mo mapapakain ng rice kagad. Kailangan kainin niya muna yung pang-breakfast na pagkain. So, yun po muna ang update mga lalabs. And mamaya ulit. Tchung! Monkey! Monkey namin. Walang naikap. Paligyan ni daddy yun. Si daddy guys, namumulot na ang lemon. Kasi ang daming lemon na hulo. Dahil kagahapon nung sa araw guys, ang lakas ng hangin. Ito daddy, dito. Ito oh, isa hindi sira. Ayan guys. May iba kasi guys, pumuputok sa sobrang init. Sa sobrang init niya mga lalabs, ayan oh. Pumuputok siya. Daddy, kunin mo itong pumuputok kasi nilalagay ko to sa paligo. Sa paligo. Hindi naman yun bulok. Pumutok yan sa init. Sarap ng panahon ngayon. Hindi mainit. Ay, hindi masyadong mainit. Pero wala namang hangin. Baka mamaya nito, mainit na naman. Sarap, Monkey. Iwan na siya ni daddy. Iwan ka ni daddy? Ha? Iwan ka ni daddy? Mga lalabs, ang daming lemon na hulo. Dahil nung sa araw nga at lakas ng hangin. Lakas ng hangin guys. Pero ang daming ano, oh, lemon na bunga guys. Tingnan yung mga lalabs. Ayan o, oh, ang daming ano. Meron pa sa taas, yellow na. Pero guys, pag hindi siya nahulog, pumuputok siya sa sobrang init. Minsan hindi naman namin sinusungkit kasi ang ano eh, pag sinusungkit namin, ang dami ano tawag dito, tambak sa kusina. Kaya pumuputok siya sa sobrang init. Yun sa taas, ang daming bunga. Ayun, may hangin na. Umangin na. Yan dyan sa gilid. Naantay lang namin mahulog. Nahingi kasi yung kumpare namin isa ng ano, lemon. Kaya kumuha si daddy. Buti may mga nangahulog. Ayan mga lalabs, pasok na ako at painumin ko ng gamot si Reye. Tapos na siyang kumain. Tagal kumain. Pero nakadalawang ano siya guys. Nakadalawang ano siya ng noodles. Nagpadagdag pa siya uli. Kaya ibig sabihin, nandun yung appetite niya. Sabi ni daddy, can you taste the food? Sabi niya, yeah, I taste the food. Okay naman siya guys, strong naman siya. Ayun, so ganun pa rin naman. Ingat-ingat pa rin tayo. Kasi alam niyo man natin guys, nandiyan pa yung kalaban natin sa paligid. Nandiyan pa rin siya umatake sa mga tao. Pero, yun nga lang, medyo may panglaban na ngayon dahil may mga vaccine na yung mga tao. Kaso lang itong amin dito sa Oman, yung below 12 years old, wala ngang vaccine. Kaya ibang mga magulang nagpapanik. Pero sa akin naman, as long na kumakain siya, pag dito masigla siya, hindi siya tamblay masyado, okay lang ako guys, hindi ako masyado nagpapanik. Kahit na alam kong hikain ako. Kasi importante kasi stable yung pag-iisip mo, yung emotion mo. Kasi pag yung bumaba ang, ano mo, ang immune system, ikaw naman yung magkakasakit. So, yun lang mga loves. Hello guys! Hello mga loves! Good morning! Good morning! Ayan, gumagawa ko ng sopas guys. Nagluto ako ng sopas para kay Reye. So, ano na ngayon? Pang second day na ngayon. May lagnat pa rin siya. One minute guys. Patapos na to ako. Monkey! Quiet! Daddy, tapos na yung nilagpan, Daddy.
na yung ating sopas. Ayan o. So, pang second day na ngayon guys, meron pa rin siyang lagnat. Kagabi, sinuob ko siya. At mamayang gabi uli, isuob ko rin siya. So, hindi na namin siya dinala sa doktor, mga lalabs. Pero, in-assume na namin na nahawaan talaga siya. Patay ko ba? Nahawaan talaga siya ng aming kumpare. Dahil alam nyo naman na may nag-positive dito sa bahay namin. Sawa ng Diyos, may appetite naman po si Reye. Kaya hindi kami masyadong nag-aalala. Ganun din naman guys, pagdali naman siya sa ospital. Ganun lang din i-advise sa amin. Bigyan kami ng paracetamol, gamot sa ubo. Wala naman siyang ubo, parang ma-irritate lang daw kanyang throat. Tapos yun. Tapos malakas man siyang kumain kagapon. Nakaubos siya ng ano eh. Nang yung plat, yung kanin niya, naubos niya eh sa lunch. Tapos sa gabi, nakaubos siya ng dalawang shawarma. So medyo hindi kami masyadong nag-alala. Yun nga lang, syempre monitor lang yung kanyang lagnat. Palagi, nalagyan ko ng bimpo, yung ulo niya. And then, pinainom ng paracetamol every 4 hours. Pero pwera lang kagabi kasi tulog siya. Ngayon, sabi ko, gusto mo nang uminom ulit ng paracetamol. Kanina umaga mga 9, sabi niya, no, I don't want yet kasi gusto pa doon yung matulog. Mamaya na lang daw kapag kagising na talaga siya. So, ito mga lalabs ang aking, what you call is, sopas for today. Ayan, luto na siya mga lalabs here. Sopas. So, kailangan ng sabaw. Sa may sakit. Daddy's here. Hi, Daddy. Kinawa mo na yung ano? Mga damit? Mm-hmm. Okay. Magsampay muna ako, guys, ng mga puti. Naglaba kasi yung washing machine ng mga puting damit. Ngayon, isasampay ko na. Kumuha ka na lang dun, ha? Mm-hmm. Ng sopas. Hi, guys. Kain tayo. Ayan nga, ito na yung sopas namin. Kain ko tayo. Kumakain si Daddy. Si Reye, gising na ando, nilagyan ko rin siya ng sopas. Nanood ng ng TV. Nilagyan ko ng sopas at saka lemon with honey. Nag-worry siya kung dadalhin daw ba siya sa doktor. Sabi ko hindi na kasi kumakain ka naman eh. If you're not eating, then we'll take you to the doctor, of course. Itong sopas, masarap lang talaga kainin pag bagong luto kasi yung macaroni niya buo-buo pa. Pag tumagal na, malalata na yung makaroni. Pinilihan na nila blood. May nalang matira. Amo sa iyo. Yung mga maliliit na damit ni Reye, tinanggal ko kahapon. Kasi yung iba, ang lahat ng maliit ng damit nasa Pilipinas na. Ayan na, nasa plastic na yan, guys. Ayan. Karamihan nasa Pilipinas na pinamimigay kasi pinagsisiksik namin sa mga bagahe. Pag nagpabagahe kami, sayang kasi mapakinabangan pa doon sa mga pinsan. Wala lang ba? Yan lang? Yan lang. Eh, pag lumaki na naman siya, yung mga nandun. Akwat na naman. Hindi na makukuha ng box. Liba pala yan. Kunti na pala yan. Hindi. Anong... Alin yung pagtatambakan? Hmm. Eh, doon lalagyan mo yan sa bagahe. Oo. Sabi mo.
Kain muna kami, guys. Ayan ang baby, guys. Kumakain naman siya. Ayan, guys. So, 39 uli. Tas. Kasi hindi pa siya nakainom ng gamot eh. Kumakain pa kasi. Finish ano? When you're done that food, then if I give you the ano, medicine, so the fever will go down. Kumakain naman siya, guys. My body hurts. Ay, mga lalabs. Nandito si Reye. Sinusuob ko siya. Bali, pangalawang gabi ko na siyang sinusuob ngayon. You want more, baby? Atras ko ako masyadong ano. Ganyan, guys. Sinusuob ko na siya. Na lang pumapayag sa uban. Rose? Okay, like that? Mainit kasi yan. You can control the, ano, the cover. Just touch that cloth. But be careful not to touch the pot. So hot, wet, not you see. I'm just like, look at me. I don't think if there's no more smoke coming out, then that's enough, okay? Tapos na mga lalabs. Sorry. So, yan yung kaldero, guys. It's there. I put it in your desk. Ayan, tapos na, guys. Nasuob ko na siya. Grabe ang pawis niya. Ay, salamat. Sana naman. Today, guys, lumabas yung plema niya. Nalawa na niya yung plema. Unlike the other day, hirap na hirap siya sa plema niya. There, ha? That side. Don't go in the middle kasi may ceiling fan. So, yun guys, natapos din ang araw namin sa araw na ito.
sa pag-weekend ako. Hiningal ako guys. So, dahil nag-walking ako, kaling ako nag-walking, pagdating ko dito, ayun, naglagawa kagad ako ng pangsuob para masuob ko siya. And then after that, si daddy gusto din magsuob kasi meron ding ubo si daddy. Wala naman lagnat pero ubo lang siya. Pang ano din, magsuob din si daddy. So yun guys, ang ganap sa amin sa araw na ito, still ano pa rin, sa bahay lang kasi may mga sakit. May ano, karamdaman di makagala. Yun muna, and bye again mga lalab. See you and thank you sa pag-watch sa mga video namin. Bye-bye!